Yung DWRT sa calculus o sa differential calculus is an acronym for differentiate with respect to time. So, siguro yun yung signal na pag nagsosolve ka ng problem, yun yung indicator na gagamit ka na ng yung dx o d over dx or dx over dy. Yung gagamit ka na ng differential calculus operator. Yun yung signal, yung DWRT, yung differentiate with respect to time. Doon ka na, yun yung signal sa part ng problem solving sa calculus na gagamit ka na ng differential calculus operator, yung d over dx or yung dx over dy. Or dy over dx, yan. Mga ganyan. Yun yung signal na gagamitin mo na yung calculus operator, no? Yung DWRT. Parang dapat noong ko pa na i-vlog yun, pero kasi inisip ko parang hindi naman ata, hindi ko masyadong pinansin, pero mahalaga pala yung DWRT, differentiate with respect to time. So yun na yung signal na kailangan mo nang gumamit ng calculus operator o kukunin mo na yung derivative ng specific part ng problem. Kailangan talaga marami tayong natututunan dito, kahit yung mga yung mga ganyang kasimpleng bagay, yung maliit na detalye na yan, kailangan inaalam natin at alam natin, kasi baka yan pa yung maging source ng mali natin, yung hindi natin pag signify o paglagay ng sinyalis yun. Sinyalis yun, hindi ka lang pwede maglagay ng dy over dx o d over dx. Hindi lang. Kailangan may signal talaga siya para maayos. So, yun yung gagamitin. From now on, yun yung gagamitin kong signal. Kukumpletuhin ko pa. Differentiate with respect to time. Kukumpletuhin ko pa para alam. So, yun lang pa.